All right, let us now have the opening prayer. And this time I would like to request our speaker for the evening. Is it Brother Don or Sister Charmy? Go ahead. Hey. Okay, why don't we have a word of prayer? And I would like to invite each one of you to have to kneel down as our brother will give us the opening prayer. Let's pray. Okay, let's pray. Father in heaven, O Lord, it's a morning. We praise thee for all the blessings that you have given to us. Thank you, O Lord, for the opportunity and privileges that you've given. The freedom to worship thee, even though we're far to each other, Lord, but thou hast united this us through internet connection. We ask, Lord, for the Holy Spirit to be with us. We invite also the presence of the holy angels, continue to give us the wisdom so that we could understand all the messages that you're giving to us, in this opportunity. Thank you also, Lord, for the forgiveness of our sins. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Thank you, brother. All right, let me stop this. Okay. I would like to welcome again all of you for joining us tonight in our Friday night meeting here in the U.S. And yeah, finally, we have Sister Jewel. Happy Sabbath. Sister Jocelyn, happy Sabbath. And we have a brother here. I think this is my nephew, Jimson. Yeah. Jimson? Okay, I'm thankful. It's my brother, Kuya Jonathan. Oh, I'm sorry. Okay, I'm sorry. In a way, happy Sabbath, brother. And in a way, our speaker tonight, we have a lot of memory from this brother, especially during the camp meeting in the fall, long time ago. And we have seen him, I think, through the videos, and especially the wife as well. We have some good memories from her. Yeah. So we're privileged to have them tonight, to be speaking to us tonight from the Philippines. But before we give them the time, let's have a special number first from the Ledesma family, David Jr. All right, David, go ahead. Thank you.
Amen. Amen, David Jr. Thank you so much for that nice instrumental number. You're getting better. Praise the Lord. All right. We will now give time to our brother from the Philippines, Brother Don, and the wife is Sister Charmy. So go ahead. Okay. Thank you. Happy Sabbath to all. Okay lang ba, Kuya Jonathan, kung mix lang atong one? Yes, brother, no problem. Yeah, we can understand. Yeah. Okay. Yeah, we don't have nobody here. I think we can all. Yeah, the only brother that needs some, I think, translation, and I think the wife can translate it, is Sister Ruby. The wife is, the husband is Brother Gary, but it's okay. The wife is there. She can probably translate it. Okay, thank you. No problem. Okay, I'll share my screen para makita natin yung ating study. Sorry. Medyo mabagal lang yung internet connection namin. It's okay, brother. We can wait. Okay, thank you. Okay, again, good morning, good evening sa to our brethren there in America. And good morning sa lahat ng mga kapatid dito sa Philippines. Meron po tayong mga kapatid din na nakakunik sa iba't ibang lugar. Atin po silang ginigreet. Happy Sabbath sa lahat. Sila Brother Ariel Tapat from Pangahoy, Kalawag. Happy Sabbath, Brad, tsaka sa inyong pamilya. We have two connections right now. Okay. Dalawang connection natin, mga kapatid. Nasa Google Meet din tayo dito sa Philippines, and then Zoom sa America, mga kapatid. And other parts also from the Philippines. Nandito rin si Brother Roy from Cagayan de Oro City. Happy Sabbath. And then the rest, mga kapatid, na narito ngayon. Happy Sabbath sa lahat. Ang topic na ating pag-usapan ngayon, mga kapatid, is tungkol sa ecumenism, no? Isa itong controversial sa kapanahunan natin ngayon, kasi dito natin nakita, mga kapatid, yung talagang fulfillment ng prophecy according sa Bible and the spirit of prophecy. At blessed tayo dahil nakita natin itong mga bagay na ito. At nag-serve as warning sa lahat para tayo makapaghanda at hindi natin ma-embrace itong mga activity ng kaaway at manatili tayo sa tahanan ng ating Panginoong Diyos. Okay? First text is makikita natin sa Psalms chapter 133 verse 1. Sabi rito, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity."
So at nagkaisa sa walang iba kundi sa katotohanan. Okay? Dito tayo nagkaisa mga kapatid. At ito ay ini-endorse ng ating Panginoong Diyos ang pagkakaisa nito na dapat ito ay manatili sa ating kalagitnaan. Okay? Subalit meron tayong mga paalaala mula sa Spirit of Prophecy. Sa 3SM page 412 sabi rito, "We have a testing message to give. And I am instructed to say to our people, unify, unify." Okay. So ito yung instruction ng Panginoong Diyos sa atin, to unify. But we are not to unify with those who are departing from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. With our hearts sweet and kind and true, we are to go forth to proclaim the message, giving no heed to those who lead away from the truth. So, saan tayo magkakaisa? In the truth. So, hindi tayo pwedeng magkaisa sa pamamagitan ng compromise, kundi sa katotohanan. Okay, the Bible, mga kapatid, define ng Biblia kung ano ang katotohanan. What is truth? According to Psalms 119, verses 142 and 151, "Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth." So, ang katotohanan or truth na sinasabi na dapat tayong magkaisa is dyan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. In verse 151, "Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth." So, ang kautusan ng Panginoon, ang kanyang batas, siyang katotohanan. Ganun niya dinefine kung ano ang katotohanan. Okay. So, ang katotohanan na sinasabi na doon tayo magkaisa, walang iba kundi sa kautusan ng Panginoon. Okay. Yan din ang sinasabi sa Isaiah chapter 8, verses 16 and 20. "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no life in them." So ibig sabihin mga kapatid, ang bayan or ang plutong religion, iglesia, na hindi nagtuturo sang-ayon sa kautusan at sa mga patotoo ni Jesus Christ, maliwanag na walang katotohanan sa kanila, sapagkat ayon dito sa verse 6:16, "Bind up the testimony, seal the law among my disciples." Ito yung nagbibigkis sa atin, no? Ito yung nagbind sa bayan ng Panginoong Diyos ang kanyang kautusan. Dito tayo nagkaisa mga kapatid. Dito tayo pinigkis. No? Dito tayo pinagsama-sama ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang katotohanan, liwanag o ng kanyang kautusan. Sa Revelation chapter 14 verse 12, ito yung karakteristik ng huling iglesia ng Panginoong Diyos. In fact, simula pa nung una hanggang sa kaduluduluhan ng kasaysayan ng mundong ito mga kapatid, tandaan natin Revelation is the last book of the Bible. At ito yung nag-describe ng bayan ng Panginoong Diyos sa huling panahon. So, sabi dito sa Revelation 14 verse 12, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Okay. Ito yung karakteristik ng bayan ng Panginoong Diyos. Nandiyan lagi nakadikit ang kanyang mga kautusan. Ang kanyang pananampalataya. No? Ang pananampalataya ni Jesus makikita sa kaligitnaan ng kanyang bayan. And then Revelation chapter 12 verse 17, "And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ." So ito yung dahilan mga kapatid kung bakit ang kaaway ay galit na galit. No? Kung hindi galit ang kaaway mga kapatid, ibig lang sabihin siya ay kakampi. Subalit dahil sa pinagsikapan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Diyos na sumunod sa kanyang mga kautusan. Yan ang dahilan kung bakit si Satan ay galit na galit. Okay. Ito naman ang kung paanong dinefine ng Panginoong Diyos ang kanyang iglesia. Upward Look 3:15. "God has a church. It is not the great cathedral. Neither is it the national establishment. Neither is it the various denominations. It is the people who love God and keep His commandments. Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."
where Christ is even among the humble few. This is Christ's church. For the presence of the High and Holy One who inhabited eternity can alone constitute the church. So again, ini-emphasize sa ating kalagitnaan ngayon, ang church na pinapakilala ng Panginoong Diyos ay hindi naglalakihang mga gawa ng kamay ng mga tao. Hindi rin ito national establishment or state church na tinatawag. Ano-ano ba ang mga tinatawag na state church, mga kapatid? For example, Kingdom of Saudi Arabia, ang state church nila doon or national established na church is ang Islam. Sa United Kingdom, mga kapatid, ay tinatawag na the Anglican Church. Yan yung mga state church. So, kahit, ibig lang sabihin, mga kapatid, kahit hindi kilala, no? Kung kahit hindi bantugan yung iglesia na pinanggalingan natin, kahit hindi siya national establishment, hindi ito guarantee na hindi tayo bayan ng Panginoong Diyos. Dahil ang pinapakita sa atin sa quotation na ito, and according sa mga teksto na binasa natin, is that the people of God are those who love God and keep His commandments. So ito yung ating identifying mark na para ma-distinguish natin ang tunay na bayan ng ating Panginoong Diyos. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung itong mga katotohanan na ito ay wala sa kalagitnaan ng iglesia, nangangahulugan lang na ang iglesyang yan ay hindi totoo. Okay? Dahil ito ang pundasyon ng iglesia o tunay na bayan ng Panginoong Diyos. Sa Bible, or particularly sa Revelation, mayroong pinapakilala dyan na dalawang uri ng iglesia. Yung isang uri ng iglesia ay yung tinatawag na vile woman or apostate church. Yung isa ay virtuous woman o yan yung genuine church ng Panginoong Diyos. Okay. Tinawag yan siya na Babylon. Ito yung inexplain dito sa Great Controversy 381. Okay. So dito pinakilala or pinakita sa atin yung dalawang uri ng iglesia. So sabi rito, the term Babylon is derived from Babel and signifies confusion. It is employed in scripture to designate the various forms of apostate religion. In Revelation 17, Babylon is represented as a woman, a figure which is used in the Bible as the symbol of a church, a virtuous woman representing a pure church, and a vile woman, an apostate. Okay. So, in the Bible, the sacred and enduring character of the relation that exists between Christ and His church is represented by the union of marriage. The Lord has joined His people to Himself by solemn covenant. He, promising to be their God, and they, pledging themselves to be His and His alone. So, merong binigay dito na mga talata, Hosea 2:19, Jeremiah 3:14, 2 Corinthians 11 verse 2. Ito yung nag-picture out ng or nag-represent, no? Sa representation ng iglesia ng Diyos. Bilang kanyang asawa. Ito mga talatang ito. Unfaithfulness of the church to Christ in permitting her confidence and affection to be turned from Him and allowing the love of worldly things to occupy the soul is likened to the violation of the marriage vow. The sin of Israel in departing from the Lord is presented under this figure. So, yung iglesia ng Panginoong Diyos na kanyang pinakasalan, pero biglang tumalikod sa kanya, no, dahil naghanap ng ibang makakasama, ibang lover. Yun ang dahilan kung bakit siya tawag na apostate woman or apostate church. Ito yung mga explanation sa dalawang uri ng iglesia ng Panginoon sa Revelation, the book of Revelation. Okay, 4 is OP 232. Sabi rito,
the term Babylon derived from Babel and signifying confusion is applied in scripture to the various forms of false or apostate religion. The message announcing the fall of Babylon must apply to some religious body that was once pure and has become corrupt. It cannot be the Romish church, which is here meant. For that church has been in a fallen condition for many centuries. So itong Revelation chapter 14, mga kapatid, ang dinidenounce dito ay walang iba particularly kundi yung Protestant churches na binigay noong 1844 na message. No? Ang Romish church sa mga panahon na ito or itong Roman Catholic church according sa babasa natin, ito sa Great Controversy 383, kung hindi ako nagkakamali, for many ang Roman Catholic church. Kaya noong 1844, itong Revelation 14 na ibinigay ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan, ito ay nakafocus or nakatutok doon sa mga Protestant churches. Kung saan sa pangapanahon na yon, ang Protestant churches ay naging Babylonia. At then isang punto na dapat nating kunin dito or dapat nating maintindihan na itong message tungkol sa Babylon, itong Revelation 14, ay binibigay doon sa mga iglesia na noon, according dito, once pure and has become corrupt. Okay. So, ang pagiging sabadista mga kapatid or Sabbath keeper is not a guarantee. You will stay the church of God walang forever, no? Walang katapusan. Hindi ganun. Hindi ganun ang kondisyon na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia. Dahil ang kondisyon na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang iglesia is that manatili sa kanyang pagsunod sa kanyang mga kautusan. No? Katotohanan, manatili sa kanya ang katotohanan. Subalit kapag ang isang iglesia na kanyang pinangakuan, na kanyang sasamahan ay tumalikod sa pamamagitan ng pag-embrace ng ibang aral, pagkatapos ng warning na kanyang binigay o kanyang ibinibigay at hindi nakinig, mga kapatid, ito ay tatalikuran ng ating Panginoong Diyos. And then, pipili siya ng isang iba namang grupo para maging steward ng kanyang katotohanan. Okay. Ito yung ini-explain dito sa Upward Look 131. Okay. Sabi rito, the Lord Jesus will always have a chosen people to serve Him. When the Jewish people rejected Christ, the Prince of Life, He took from them the kingdom of God and gave it unto the Gentiles. No. Tanda natin itong Jewish church, mga kapatid, ay mga Sabbath keeper. Ito kasi yung mga ginagawang dahilan ng karamihan. No? Yung mga minamahal nating dating mga kapatid, ginagawa nilang mga justification, mga alibi na ang Sabbath keeper ay hinding-hindi maaaring maging Babylonia kasi nga Sabbath keeper, for example, Seventh-day Adventist. Pero kung titignan natin yung talata, itong quotation na ito na sinasabi rito, ang Jewish church, mga kapatid, iwan ng Panginoong Diyos. And according sa Great Controversy, ang Jewish church ay naging harlot or Babylon. No? Kung pinagpatuloy natin yung ating binasa kanina sa Great Controversy, mga kapatid, na sinasabi doon ng Jewish church ay Babylon. So, noong nireject ni si Christ, according dito, ay kinuha sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibinigay sa mga Hintil or Gentiles. God will continue to work on this principle with every branch of His work. When a church proves unfaithful to the word of the Lord, whatever their position may be, however high and sacred their calling, the Lord can no longer work with them. Others are then chosen to bear important responsibilities. But if these in turn do not purify their lives from every wrong action, if they do not establish pure and holy principles in all their borders, then the Lord will grievously afflict and humble them and, unless they repent, will remove them from their place and make them a reproach. So ito yung warning sa bawat isa sa atin. Ganun din sa atin mga kapatid sa iglesyang ito. Kapag ka hindi tayo maging faithful sa kanyang gawain and then isigulaki lang tayo and worse is tatalikod tayo sa katotohanan ng Panginoong Diyos. Kung ano naging kapalaran ng Jewish church, kung anong naging kapalaran ng Protestant church, anong, and before that is yung Roman church, no?
and then Protestant Church, and then Seventh-day Adventist Church, is magiging kapalaran din ng iglesia, no? Sa kapanahunan natin, kung tayo ay hindi maging faithful sa mga responsibility and improve natin sa katotohanan ng Panginoong Diyos na kanyang ipinagkatiwala sa atin bilang mga steward. Okay? So ito ay warning upang ating maingatan ng ating sarili na hindi tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Okay. 4 is OP 137. In the days of the Reformation, the gentle and pious Melanchthon declared, "There is no other church than the assembly of those who have the word of God and who are purified by it." Adventists, seeing that the churches rejected the testimony of God's word, could no longer regard them as constituting the church of Christ, the pillar and ground of truth. And as the message, "Babylon is fallen," began to be proclaimed, they felt themselves justified in separating from their former connection. So, kung babalikan natin yung history man ng Adventist, Advent movement noong 1844, nakita nila na noong nireject ng mga Protestant churches ang katotohanan ng Panginoong Diyos at doon nakita nila na ang mga churches na pinanggalingan nila ay hindi na maaaring matawag na Church of Christ, no? Dahil according kay Melanchthon, according sa statement na ito, walang ibang iglesia ang ating Panginoong Diyos kundi yung iglesia na dala-dala nila ang salita ng Diyos at naging dalisay na purify sa pagsunod sa mga salitang ito. Okay? So the church is the pillar and ground of truth. Ano nga ulit yung definition ng Biblia sa truth? The law of God. No? The commandments of God. Iyan ang truth. So ibig sabihin, ang katotohanan na ito dapat manatili sa kalagitnaan ng kanyang iglesia at hindi dapat ito talikuran ng iglesia. Dahil yan ang nagpapadisting o nagpapakilala sa atin na yan ang tunay na iglesia. Okay. Sa volume 10 ng Seventh-day Adventist Encyclopedia, page 410, sabi rito, "The basis of Bible prophecy and the writings of Ellen G. White is the ace anticipate the eventual success of the ecumenical movement, both in eliminating the divisions of Protestantism and reuniting Christendom by bridging the gulf that separates non-Catholic communions from Rome. The ecumenical movement will then become a concerted effort to unite the world and to secure universal peace and security by enlisting the power of civil government in a universal religio-political crusade to eliminate all dissent." So mapapansin natin mga kapatid, itong instrument na ito ng kaaway na nakita ng Seventh-day Adventist according sa kanila is based sa Bible prophecy and the writings of Ellen G. White. Nakita nila itong eventual success ng ecumenical movement na para ma-eliminate ang division na nag-exist between sa Protestantism and a Catholic, no? At sila na yung nagano, sila na yung nag-reach out, no? Sila na yung nag-reach out sa Rome para magkaisa ulit sila. And then saan hahantong ang pagkakaisa nito, no? Ano ang kahahantungan nito? Saan ito papunta? Mga kapatid, according dito sa nakita natin, or sa base na rin sa naintindihan ng mga former brethren natin, is that ito ay hahantong sa punto na kanilang i-promote or i-suggest sa civil government, no, sa civil power na magkaroon ng Sunday law, no, para lahat ay magkaisa, buong mundo ay magkaisa, kung sino man ang hindi makikiisa
kung hindi ma, kung sino man ang hindi sasama sa prinsipyo ng ecumenical movement, mga kapatid, sabi dito, kanilang i-eliminate. They will eliminate all dissent. Sabi pa rito, SDAs envision this crusade as the great apostasy to which John the Revelator refers as Babylon the Great. So, nakita na ito ng SDA, sabi pa nila, sabi rito sa ano na to, sa reference na to, sa quotation na ito. Na ito yung great apostasy na sinasabi sa Revelation, na nag-refer sa Babylon the Great. They understand also that God's last message of mercy to the world prior to the return of Christ in power and glory will consist of a warning against this great apostate movement, a call to all who choose to remain loyal to Him, to leave the churches connected with it. So ibig sabihin, dapat mga kapatid, tignan natin yung ating iglesia kung saan man tayo napapasama. Kung ito ba ay konektado sa tinatawag na ecumenical movement. Dahil maski ang Seventh-day Adventist aminado sila na kung iglesia kung saan ka, no, na belong, ay konektado sa kung anumang mga ecumenical mga activity, mga batid, or ecumenical movement. Ikaw na nais manatiling loyal sa Panginoong Diyos ay huwag manatili sa mga iglesyang ito at ikaw ay lumabas. No? Ikaw ay lumabas sa mga iglesyang ito. Ito na yung mga na-anticipate ng Seventh-day Adventist. Pero tignan natin, mga kapatid, ano ba ang tinatawag na ecumenical movement? Ano ba itong ecumenical? Isa-isahin natin ito para maintindihan natin ito. Ano ba itong mga ecumenical? Itong mga susunod na mga reference na ating gagamitin, mga kapatid, or ating babasahin, ay nakuha natin ito from different sources, no? Mostly sa mga Catholic books para hindi naman tayo bias, para hindi lumabas na bias tayo, kundi gagamitin lang natin yung kanilang mga books, mga kapatid, para makita natin kung ito bang mga ecumenical movement na sinasabi or na-anticipate ng Seventh-day Adventist na napaalala din sa atin na huwag sumama, no? Or huwag pakisali, is that na-fulfill na ba talaga ito? Okay. Now, ito yung titignan natin isa-isa. Now, una, ano ang ecumenism? According sa Catholic Encyclopedia page 272, the word ecumenism designates the movement that seeks the unity of the divided Christian churches. So, itong ecumenism, mga kapatid, is the movement na para ma-unite mga divided Christian. Ano pag sinabing divided Christian, mga kapatid, isa sa mga nag-profess na Christian is Roman Catholic Church, mga Protestant churches, or sino ba yung mga iglesia or mga churches na nagpo-profess na mayroong faith, having the faith of Jesus Christ, mga kapatid. Hindi itong Protestant churches, Roman Catholic Church, and the rest. No? So, ito ang purpose ng ecumenism, na magkaisa ang lahat according sa aklat na ito. Next is yung First Catechism. Sabi rito, ecumenism, a Greek word which means common house, is the movement which strives to unite all Christian in the Catholic Church. In the Catholic Church. So ito yung masaklap, mga kapatid. No? Ang layunin pala, ang pinaka-objective ng ecumenical movement is that lahat ng mga churches ay i-unite doon sa Catholic Church. Yun yung patutunguhan na lahat. Yung sinasabi nga nila, all roads leads to Rome. Yung sinasabi nila. So, actually, ito na yung ina-anticipate talaga or inaasahan ng Roman Catholic Church by this organization, mga kapatid, ecumenism. Okay. So, next is the vision of the ecumenical church, page 133, sabi rito. The noun ecumenism and the adjective ecumenical derived from the Greek word oikoumene. This is used in the New Testament mean Roman Empire or simply the whole
inhabited earth. So para sa kanila mga kapatid, itong mundong ito ay sakop ng Roman Empire. Anyway, Roman Empire, wala na naman yun, yung old Roman Empire. Ang nasa atin ngayon, nag-exist mga kapatid, is itong Roman Catholic Church. Ang iglesia na nag-take over sa kapangyarihan iniwan ni Constantine the Great sa kanyang kapanahunan. No? Meron akong aklat dito. Itong aklat na sinasabi doon mga kapatid, sinasabi dito. Anong umalis si Constantine the Great sa Rome? Kung anong yung mga activity, kung ano yung mga batas na sinusunod ng pagan Rome mga kapatid, ay basta lang tinakeover ng Roman Catholic Church, ng papacy. Sila yung naging tagapagmana ng Roman o ng pagan Rome na religion noong unang panahon. So para sa kanila, itong whole inhabited earth na ito mga kapatid is Roman Empire. So ito yung pinaka-objective nila, ng lahat ay magkaisa patungo sa Roman Catholic Church. Okay. Tingnan natin ang simula, no? Tahan muna natin yung simula ng tawag na Ecumenical Movement. Sa Catholic Encyclopedia page 273, sabi rito, kailan ba ito nag-originate, itong Ecumenical Movement? From time to time, attempts at reunion were made. Yet, in its contemporary form, the Ecumenical Movement originated in 1910, an international conference of chiefly Protestant missionary organizations. So pinapalabas dito mga kapatid, na nung mag-start ang Ecumenical Movement, ang mga nanguna dito, walang iba kundi mga Protestant lamang. So asan dito yung Roman Catholic Church? Diba? Alam naman natin mga kapatid na ang lahat ng churches sa mga panahon na ito ay lahat is halos mga infiltrated na. Kaya lumalabas sa kasaysayan ng Ecumenical Movement, na ang nagpangulo nito o ang nag-originate ng Ecumenical Movement ay mga Protestant organization or Protestant churches. No? Kailan daw nag-originate? 1910. Alam niyo mga kapatid, noong 1910, noong magkaroon ng assembly ang Ecumenical Movement, isa sa mga participant doon or observer ay ang Seventh-day Adventist Church. Buhay pa si Ellen G. White neto. No? So ulitin natin, 1910, noong magkaroon ng assembly ang Ecumenical Movement, isa sa mga observer nagpunta doon, walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Mamaya natin pupuntahan yung document yan. Buhay pa si Ellen G. White mga kapatid. For now, kita natin sa ngayon na ang Ecumenical Movement according sa kanila is nag-originate noong 1910. So, paano ito nabuo? Itong Ecumenical or itong WCC mga kapatid, World Council of Churches, paano siyang nabuo? In 1948, the two, itong Faith and Order and Life and Work organizations, united formed the World Council of Churches. Pasensya na yung mga nasa Google Meet mga kapatid, hindi ko ma-share yung slide kasi dito ko nilagay sa Zoom. No? Mga kapatid natin sa ano dito sa Pilipinas. Dito ko na ilagay sa Zoom. Itong dalawang organization na ito, ulitin natin, Faith and Order and Life and Work, buo siya noong 1940, tinawag siya na World Council of Churches. Doon nag-umpisa ang World Council of Churches, mga kapatid. Before that, itong Ecumenical Movement na ito or mga Ecumenical Activity, nandiyan na nag-exist na sila. So, naging tanyag lang yung World Council of Churches, mga kapatid, noong sila ay nagsama-sama, itong mga organization na ito, 1948. Yan ay according sa Catholic Encyclopedia page 273. Okay. Now, noong mabuo ang World Council of Churches, saan napunta ang natawag na Faith and Order Commission? Okay. Saan napunta ang Faith and Order Commission nung ito ay mabuo? Ganun pa rin sa Catholic Encyclopedia page 273. At saka itong The Vision of the Ecumenical Church, page 124. Sabi
responsibility, doctrine. And then, pangalawa is, faith and order is that part of the movement concerned with overcoming doctrinal barriers to the visible unity of the church. Okay. Yung life and work tsaka faith and order na nagbuo mga kapatid, nagsama-sama, tawag na World Council of Churches. Pero yung faith and order, nanatili siya. No? So ano bang meron sa faith and order? Makikita natin yung kahalagahan nito mamaya mga kapatid. Kung anong meron sa faith and order. Pero sa ngayon sinasabi rito na ito ay nanatili. No mag-form ang WCC. Or nung mabuo ang WCC na natili ang Faith in Order Commission. Dahil ang kanilang area, yung agency na ito mga kapatid, is na-focus doon sa paanong magkaisa ang lahat ng mga doktrina. No? Doktrina ng mga iba't ibang membro ng iglesia na nagsama-sama sa pamamagitan ng World Council of Churches. Dito nila pinaplansya, dito nila pinapanday mga doktrina. For example mga kapatid, yung paniniwala sa Sabbath. Doon nila pinaplansya, pinapanday nila roon kung paano sila magkaisa sa Sabbath. So dito na tayo focus sa tinatawag na baptism, Eucharist, and ministry. Halimbawa mga kapatid, dito tayo sa Eucharist. Ano ba ang paniniwala ng Roman Catholic Church sa Eucharist? Ang paniniwala nila dyan mga kapatid is that ang kinakain nila doon na tinapay ay literal na body ni Christ nung i-declare ng pari na ito ay body of Christ. Literal. Kumakain sila ng Diyos. No? Diyos ang kinakain nila. Yan ang paniniwala nila ng Eucharist. Okay? So pinaplansya nila yan kung paano sila magkaintindihan. Kasi ibang pagdating sa mga tinatawag na Lord's Supper, mga kapatid, is that symbolic. Diba? Pero sa Catholic, talagang literal na katawan ni Kristo yan. Pinaplansya nila yan kung paano sila magkaisa sa puntong yan. Ngayon, ang tanong is nagkaisa ba sila sa puntong yan? Yes, nagkaisa sila. Mayroong bunga ang Faith and Order, mga kapatid, itong Faith and Order Commission. Naging maganda ang bunga para sa kanila. Kaya yan, titignan natin kung saan sila sa punto na nagkaisa. No? Diyan sa Eucharist na yan. Okay. Next tayo. Ito yung response ng Catholic Church noong mag-start na buuhin ng Protestant churches ang ecumenical movement. At first, ganito yung pinapakita nila no noong mag-umpisa ang ecumenical movement. According dito sa Catholic Encyclopedia print page 273. Among the Catholics, Pope Leo XIII anticipated the desire for unity and set a tone for an official response to it. This God-given unity resides in the Catholic Church. So ibig sabihin, sa para sa kanya mga kapatid, itong unity na ito is nandito na sa Catholic Church. So no need na sasama-sama pa kami dyan. Yan yung para sa kanya. Okay. Pius X naman, who was chiefly concerned about theological modernism, paid little attention to what happened in other churches. So wala siyang pakialam kung ano nangyayari sa ecumenical movement na nag-start noong 1910. Wala siyang pakialam. Arguing that the Catholic Church has the unity and does not seek it. So hindi na kailangan na mag-unite ang Catholic kasi nandito na eh, sabi pa nila. Nagkaisa na, hindi na kailangan hanap ano pa yan, kunin pa yan or i-adapt pa yan siya kasi ito na, nag-exist na kami, united, well united. Benedict XV did not seek to associate with any form of the movement. Wala, ganun din yung kay si Benedict XV. Pius XI, no, was eager to obtain better relations with the Orthodox Church and he at first encouraged the malign's conversations. Yet he put an end to this at the death of Cardinal Mercier and he did not authorize any participation in meetings. So at least sana nagkaroon ng interest itong Pope na ito, si Pope XI, kaya lang merong nagbago siya. Pero ang tanong is, nanatili ba sa ganitong posisyon sa pagbabaliwala ang Roman Catholic Church with regards dito sa ecumenical movement? No? Nanatili ba na ganun yung kanilang stand? No?
Okay. The same book, 272 ng Catholic Encyclopedia, sabi rito. But it was John 23rd who threw the door wide open to extensive ecumenical activity in the Catholic Church when he called Vatican Council II and created the Pontifical Secretariat for the Unity of Church Christians. Paul the Sixth took the first major steps toward applying the Catholic principles of ecumenism that formulated at the council. So, noong magpatawag sila ng Vatican Council, mga batid, dito na napukaw yung interest or nagpapakita ng interest, no? Daw, no? Yung Roman Catholic Church, mga batid. Nakita nila yung pangangailangan ng ecumenical movement. Kaya lang, sabi rito, dapat ma-apply ang Catholic principles. Meron silang kondisyon. Kung sakaling mag-engage sila rito with the Protestant churches dito sa ecumenical movement na ito, dapat ma-apply ang Catholic principles. And then next, sabi rito, until the 1950s, the Roman Catholic Church contended through official pronouncements that unity could only happen when non-Catholics return to the one true church. Kasi ito yung purpose ng ecumenical movement, mga kapatid. Eh. Kaya sabi ng Catholic Church, mangyayari lamang itong unity na ito kung ang mga non-Catholics, no, ay babalik sa isang tunay na iglesia. Ang tinutukoy niya is yung Roman Catholic Church. And it does forbade its members to participate in ecumenical dialogues or conferences. Kaya noon, mga kapatid, pinagbabawalan nila ang kanilang mga members na sumama-sama sa any ecumenical dialogues or conferences dahil sa para sa kanila, mangyayari lamang ang tunay na unity kung babalik ang lahat ng churches sa Roman Catholic Church. So ganito yung position nila at first, no? This changed dramatically, okay? Nabago siya, however, when 1962, Pope John 23rd convened what is known as Second Vatican Council or Vatican II. Pero nung binuo ni Pope John 23rd, mga kapatid, yung Vatican II, dito nagbago ang stand ng Roman Catholic Church. Medyo merong compromise. Pero tignan natin, mga kapatid, no? Kung meron ba talagang compromise na ginawa ang Roman Catholic Church para ma-achieve ang tunay na unity sa kanilang context, no? In their own context, mga kapatid. Kasi meron silang sariling context pagdating sa unity, no? Ngayon nga is dito mabubuo ang unity sa Roman Catholic Church na religion. So tignan natin kung meron ba talagang compromise. Kasi kung babasahin natin ito, parang merong compromise, pero tignan natin kung meron ba talagang compromise. Isa sa mga observer na in-invite ng Roman Catholic Church sa Vatican II Council, mga kapatid, is yung si Bert Bibich. According sa kanya, according kay Bert Bibich, mga kapatid, Adventist Review, December 2001, no? The big event of his life, he said, was his attendance at the Vatican Second Vatican Council or Vatican II. So, itong taong ito, siya ang pinadala ng General Conference as observer sa tinatawag na Vatican II. Meron bang pakinabang ang pag-attend ni Dr. Beach sa Vatican II, mga kapatid? O ito ba ay nagdala ng napakasamang record sa Seventh-day Adventist? Ito bang pag-attend pagsama-sama ng mga Seventh-day Adventist sa mga ecumenical movement is nagdulot na magandang resulta para sa Seventh-day Adventist? Yan yung titingnan natin sa ating pagpapatuloy. Ito. Mayroon bang o pumasok ba sa isang kompromiso ang Catholic Church sa pagsali nila sa mga ecumenical movement? Nag-compromise ba sila sa kanilang paniniwala noong sila ay pumasok o sumama-sama sa kanilang mga ecumenical movement? Itong Catholic Church, mga kapatid.
sa aklat nila na Ut Unum Sint, or ito ano siya, encyclical letter ni Pope John Paul II. Ut Unum Sint, page 9, sabi rito. Together with all Christ's disciples, sabi ni Pope John Paul II, the Catholic Church bases upon God's plan her ecumenical commitment to gather all Christian unity. Ibig sabihin sa kanilang sariling context, mga kapatid, no? Na pinagsama-sama nila, pinagbuklod niya ang lahat. Yung tinutukoy nito ng mga kapatid na Church Christ disciples ay yung mga churches outside the Catholic Church communion. Yan yung tinutukoy niya rito na Christ disciples. Pinagbuklod-buklod, pinagsama-sama niya ang mga churches sa context ayon sa ano, Catholic Church. Yun nga kasi yung kanilang goal dito na magkaisa ang lahat. Magka-unite ang lahat ng Christian dito sa Roman Catholic Church according sa kanila. So this promotion of respectful relations and mutual understanding among religions is termed interreligious dialogue. While recognizing truth and goodness in other faiths, Catholics do not compromise their own beliefs. Recognize nila ang paniniwala ng iba't ibang religion, pero Catholics do not compromise their own beliefs according sa kanila. The Church seeks for a mature balance in her relations with other believers. Hinding-hindi nila kinukompromise yung kanilang paniniwala. No? Lalong-lalo na sa pagpasok nila dito sa ecumenical movement, kapatid. At first, nagpapakita, makunwari sila, na hesitant sila sa pagsama, no? Or pagsali sa mga ecumenical na mga activities. Pero dumating ang panahon, nagpakita sila sa kanilang color, mga kapatid, na sumama sa mga ecumenical movement pero hindi nila maaaring i-compromise yung kanilang paniniwala. Okay? At alam ng Seventh-day Adventist diyan, yan. Ang punto na yan. Conscious ang Seventh-day Adventist diyan, mga kapatid. Adventist Review October 2000. According sa kanila. There is nothing new here, sabi ni Beach, says Beach, of the document that has prompted an outcry from many non-Catholic Christian denominations around the world. The Roman Catholic Church has never affirmed the validity of Protestant churches. Despite its involvement in interfaith dialogues over the years, it has always claimed primacy as being the only true church. So kung alam nila yan, eh bakit ano bang purpose na sumama-sama pa sila sa mga ecumenical movement itong Seventh-day Adventist? Na alam naman pala nila na hindi talagang magbabago ang Roman Catholic Church. Ano ba ang kanilang inaasahan dyan? Ba? So yan isang question, mga kapatid, na dapat nating tanungin, no? Itanong sa kanila na alam nyo naman pala na hindi talaga mababago o hindi talaga babaguhin o hindi talaga mag-compromise ang Roman Catholic Church. Ano bang purpose na magsama-sama ninyo dyan sa mga interfaith dialogues? Ecumenical movement, di ba? So, actually, Early Writings 124 ito. Nagkamali ako ng sulat sa reference. 134 na ilagay ko rito. 124 ito, mga kapatid, ng Early Writings. 124 sabi rito. I was shown the necessity of those who believe that we are having the last message of mercy, being separate from those who are daily imbibing new errors. I saw that neither young nor old should attend their meetings, for it is wrong to thus encourage them, while they teach error that is a deadly poison to the soul and teach for doctrines the commandments of men. So hindi ini-encourage ng Panginoong Diyos ang mga bata o matanda na sumama-sama sa anumang mga meeting, no? Or anumang mga pagsama-sama, mga activity na nagtuturo ng kamalian, who are daily imbibing errors, no? So hindi ito ini-encourage ng ating Panginoon. The influence of such gatherings is not good. If God has delivered us from such darkness and error, we should stand fast in liberty wherewith He has set us free and rejoice in the truth. God is displeased with us when we go to listen to error. So yan yung katotohanan dyan, mga kapatid. Hindi siya natutuwa without being obliged to go, na hindi man tayo inutusan. In fact, talagang hindi naman tayo inutusan ng Panginoon.
For unless He sends us to those meetings where error is forced home to the people by the power of the will, He will not get us. He will not keep us. Maliban na lang kung hindi tayo inutusan, mga kapatid, or inutusan tayo. No? Maliban na lang kung inutusan tayo. He will not keep us. Hindi tayo iingatan ng Panginoon. The angels cease their watchful care over us. And we are left to the buffetings of the enemy, to be darkened and weakened by him, and the power of his evil angels, and the light around us becomes contaminated with darkness. So na-contaminate ba, mga batid, itong pagsama-sama ng Seventh-day Adventist sa mga ecumenical movement, hindi ba sila na-contaminate? Ang katotohanan ba na ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa kanila ay hindi ba na-contaminate? Tignan natin maya-maya kung hindi ba talaga na-contaminate ang katotohanan na pinagkatiwala ng Panginoong Diyos, no, sa kanila. No? Okay, next tayo na slide. Ano ba ang goal ng papacy pagdating sa ecumenism? Anong pinaka-goal nila? Okay. The spiritual wisdom of St. John 23rd. Si Pope ito, encyclical letter. No. Hindi ito encyclical letter. Isang book ito, mga kapatid, na ang title ay The Spiritual Wisdom of St. John 23rd. Isa sa mga Pope na ginawang saint ng Roman Catholic Church. Sa page 64, sabi rito, "One day, all Christians will gather together to celebrate the Eucharist as God's one and holy church. Such unity can already be found in the Catholic Church, and we must make every effort to make this unity increase until it is full and complete." Saan sila magkaisa, mga kapatid? Ano yung pangarap ni Pope John the 23rd? According sa salita dito naman sa binasa natin, that they will be one in the celebration of the Eucharist someday. No? One day, sabi niya, lahat ng Christians, including the Protestant churches of course, no, magkaisa sila sa pag-celebrate sa Eucharist. Tignan natin, mga kapatid, ha, kung hindi ba kasama ang Seventh-day Adventist dito sa pag-celebrate. Tignan natin mamaya. "All Christians will at last, in a common celebration of the Eucharist, be gathered together into the one and holy church, one and only church in that unity which Christ bestowed on His church from the beginning." Okay. Tignan natin kung hindi ba nakiisa ang Seventh-day Adventist dito. But first, tignan natin. Tignan natin yung kaganina. Sinabi ko, take note dito sa tingnan natin kung ano bang kahalagahan itong Commission on Faith and Order. Bakit noong mag-combine ang Commission on Faith and Order tsaka yung isa, Life and Work, ay pinanatili nila ang Commission on Faith and Order. Yeah, Faith and Order. Kasi mga kapatid, dito nila pinaplansya ang mga doktrina. Tignan natin kung saan pumasok ang Seventh-day Adventist according dito sa San Jose Mercury News. Okay. Sabi rito, "The World Council of Churches Thursday admitted 9 Catholic theologians to membership in its principal theological arm." So itong Commission on Faith and Order, mga kapatid, is the principal theological arm of the World Council of Churches, the Commission on Faith and Order. So dito, naging membro ang Roman Catholic Church. Sino mga kasama? "Also admitted to full membership were 6 representatives of other non-member churches, including the Seventh-day Adventist Church." Okay. So Roman Catholic Church, Seventh-day Adventist Church, Lutheran Church, mga kapatid, nagsabay-sabay sila na na-admit doon sa tinatawag na Commission on Faith and Order. Dinideny nila. Kahit sinong mga pastor, mga kapatid, sa Seventh-day Adventist, dinideny nila yung kanilang participation or membership sa World Council of Churches. Pero ito hindi nila ma-deny kasi meron tayong record na talagang ang Seventh-day Adventist ay member ng Commission on Faith and Order.
Kumbaga, granting mga kapatid na hindi sila miyembro sa World Council of Churches. Granting. Okay? Kasi yan yung sinasabi ng mga pastors nila eh. Pero dito sila nagpamiyembro mga kapatid sa Commission on Faith and Order. Ano nga ito ulit? Ito yung pinakapuso ng movement mga kapatid na dito nila pinaplan sa lahat ng doktrina nila para hindi sila magkaaway-away sa kanilang mga paniniwala. No? Nandito ang Seventh-day Adventist Church. Inamin ba ito ng Roman Catholic Church na sila ay nagpamembro o naging membro sa Commission on Faith and Order? Yes, inamin nila. Ut unum sint, page 80, sabi rito. Isang encyclical letter, mga kapatid, ni Pope John Paul II pa rin ito. Okay, page 80. Moreover, with regard to multilateral dialogue as early as 1964, the process of setting up a joint working group with the World Council of Churches was begun. And since 1968, Catholic theologians have been admitted as full members of the theological department of the council, the Commission on Faith and Order. Inamin niya ng Roman Catholic Church, no? Kaya lang sa side sa Seventh Adventist mga kapatid, hirap na hirap silang aminin ito. Pero yung mother of harlots mga kapatid, Babylon, yung mother, inamin naman, no? Yung anak lang ang hindi umaamin. Na kung ano ang sinasabi doon sa San Jose Mercury na inadmit sila as member ng Commission on Faith and Order ay totoo yun siya. Kung titignan naman natin yung website ng Ecumenical Movement mga kapatid, ito naka-attach din sa baba. Yung address ng website ng Ecumenical Movement. Sabi ng Ecumenical Movement mga kapatid dito sa kanilang website, the Faith and Order Plenary Commission is made up of 120 people drawn from among the member churches of the WCC. So maraming membro ang WCC mga kapatid ng mga churches, no? And from the Roman Catholic Church, Pentecostals and Seventh-day Adventists. In our meeting, we have sought to become a community of prayer and theological reflection, attempting to model a unity in diversity in our life together. Okay? So, itong Faith and Order, mga kapatid, commission, kasama dyan yung iba't ibang churches mula na miyembro sa WCC, kasama dyan ang Roman Catholic Church, Pentecostals, and Seventh-day Adventists. So, ewan ko ba kung saan pa sila lulusot nito, no? Na hindi daw sila miyembro ng Faith and Order Commission. And then sabi rito mga kapatid, itong mga churches na ito ay nagkaisa sila, meron silang tinatawag na unity in diversity. Okay? Unity in diversity. Wala namang problem sa unity in diversity mga kapatid when it comes to mga simpleng buhay ng tao. For example, mag-asawa, merong diverse na ugali, or yung tinatawag na, ha? Maski sa church mga kapatid, merong mga iba't ibang style ng pananamit, iba't ibang style ng kilos, iba't ibang style ng pananalita o sa anumang mga bagay, pero when it comes to doctrine mga kapatid, hindi pwede yan. Hindi pwede ang unity in diversity. Pero sa kanila mga kapatid, ini-emphasize nila yung tinatawag na unity pero diverse or unity in diversity. Pero bagamat ini-emphasize nila itong unity in diversity, meron silang unity na pinagkaisahan na doktrina, no? Merong doktrina na sila meron silang doktrina mga kapatid na pinagkaisahan. So ano yung doktrina na pinagkaisahan ng World Council of Churches? Although unity in diversity when it comes to doctrine, pero merong specific na doctrine na nagkaisa sila. So ano itong doctrine na ito na nagkaisa sila? Tignan natin mga kapatid. Take note, World Council of Churches ito or Ecumenical Movement. United but diverse, pero united sila sa isang punto. Ano itong puntong ito? Okay. According sa book
Ecumenical movement. Na miyembro ng Ecumenical movement. Okay? Their reaction was equally unprecedented. More than churches responded and did officially to BEM, not to mention the myriad responses from many other sources, from national councils of churches to individuals. Even more important than the number of responses is the fact that many churches have received BEM in a deep sense. Tinanggap nila itong BEM. Lahat, maraming mga churches ang tumanggap sa BEM. Ano nga ito? Doktrina sa baptism, doktrina sa Eucharist, and ministry. They have taken the document into their own lives. Tinanggap nila ito, itong BEM na ito. Sino-sino yung mga particular na tumanggap? Sabi sa baba, mga kapatid. Over 100 theologians met in Lima, Peru in January 1982 and recommended unanimously to transmit this agreed statement. Ibig sabihin, they all agreed sa mga pinag-usapan nila doon sa ano, Commission on Faith and Order na tagaplan siya ng doktrina. Lahat ng membro doon, including the Seventh-day Adventists, mga kapatid, they all agreed with the statement. The Lima text na tinatawag for the common study and official response of the churches. They represented virtually all the major churches' traditions. Sino-sino yung mga yun? Eastern Orthodox, Oriental Orthodox, Roman Catholic, Old Catholic, Lutheran, Anglican Reformed, Methodist, United Baptist, Adventist, and Pentecostals. So, isa sa mga churches na nandoon is ang Seventh-day Adventist. Inaccept nila itong doktrina ng BEM. Kasama dyan yung Eucharist, mga kapatid. Ano nga ulit yung Eucharist? Itong Eucharist, mga kapatid, ang paniniwala ng Roma. Itong Eucharist is nagmula itong term na ito sa Roman Catholic Church na ang paniniwala nila na kapag ka itong bread ay dineclare ng pari nila as the body of Christ, it will become a not or literal body of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, as they consume it, they are eating the flesh of God literally. Christ in particular. No? Kumakain sila ng Diyos, mga kapatid, dahil ang paniniwala ng Roman Catholic Church sa Eucharist is that ito ay literal na katawan ni Kristo. In fact, meron akong mga booklets dito, mga kapatid, o mga pamphlet na sinasabi na kapag kakinain nila, nilunok nila ang tinapay na yun na naging katawan ni Kristo, mananatili ang katawan ni Kristo na literal sa kanilang tiyan for 15 minutes or 15 seconds. No? Ganun sila ka-blasphemous, mga kapatid. Ganun ka-blasphemous ang paniniwala ng Roman Catholic Church na according sa aklat na ito ay pinagkaisahan at tinanggap ng lahat ng churches na membro ng World Council of Churches. Nasaan na ngayon ang Seventh-day Adventist, mga kapatid? Ano nangyari sa kanila? Na-contaminate ba? Yes, na-contaminate. Dahil sa pagsama-sama nila sa mga activity ng Ecumenical Movement, ang kanilang doktrina ay na-contaminate. Inaccept nila ang paniniwala na ito. No? Tandaan natin, ang Roman Catholic Church, hinding-hindi sila magpo-compromise sa kanilang paniniwala sa pagsama nila sa Ecumenical Movement dahil ang kanilang concept, mga kapatid, na ang lahat ng iglesia ay magkakaisa lamang sa pamamagitan ng Ecumenical Movement doon sa Roman Catholic Church na pinaniniwalaan nila na totoo. Diba? So I hope na naging maliwanag yan. Okay. Yung sinabi ko kanina, nabanggit ko kanina, mga kapatid, na nung mag-start ang Ecumenical Movement noong 1910 sa kanilang assembly, mga kapatid, merong mga delegates doon, observer na Seventh-day Adventist. At pagkatapos nung sila ay mag-celebrate naman ng tinatawag na Centennial Celebration, itong WCC, mga kapatid, isa sa mga naging co-host doon, walang iba kundi ang isang Seventh-day Adventist na si, paano ba ito i-pronounce sa pangalan niya? Ganoun Duke? Ewan ko paano i-pronounce niya pangalan niya. Siya yung representative doon. Naging co-host ng Centennial Celebration
ng World Council of Churches. Sabi pa rito sa kanilang website, meron tayong ano rito mga kapatid, sa website ito ng Adventist News. Okay? Meron dyan nakalink. Doon ko ito nakuha. According sa kanila. Among the 250 delegates attending the conference will be Seventh-day Adventist Cheryl Dosh, Director of the Church Institute of World Mission in Berrien Springs, Michigan, and John McVeigh, New Testament scholar and president of Walla Walla University in Washington. Ganon Duke, director of the Adventist Church Global Mission Study Centers, has been invited to co-chair the Foundations for Mission session during the conference. And the next na website dito, na reference mga kapatid. While several Adventists attended the 1910 conference as delegates, yan, sinasabi ko kanina, nung mag-start mga kapatid, first celebration or assembly ng ecumenical movement, actually, meron ng Adventist doon na mga delegates. Buhay pa si Ellen G. White neto ha. Okay. Hindi natin sinasabi mga kapatid na ito ay kinukonsente ng propeta. Hindi. In fact, noong siya ay pinilit na ipadala doon sa Australia, kailan yun? 1900, kung hindi ako nagkakamali. Pinilit lang siya. According sa kanya, this is not in God's order. Hindi ito kagustuhan ng Panginoong Diyos. No. So ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga na kahit propeta siya mga kapatid, ay hindi niya maitayo kung ano ang dapat kasi sa puwersa ng karamihan sa Seventh Adventist. Kasi alam natin by history, ang Seventh Adventist kahit buhay si Ellen G. White, marami ng mga pagtalikod or apostasy ang nangyayari sa kanyang panahunan. How much more sa panahon na ito? No? Matanda na siya. 1910, meron ng delegates mga kapatid. Ang Seventh Day Adventist. And then, nung mag-celebrate ng kanilang centennial celebration, ang WCC, naging co-host ang Seventh Day Adventist. And then sasabihin nila na hindi membro ang Seventh Day Adventist. In fact, na-contaminate na ang doctrine ng Seventh Day Adventist. In-accept yung BEM. Ano ulit yung BEM? Ministry or baptism, Eucharist and ministry. Sa baptism mga kapatid, anong meron doon? No? So ibig sabihin accepted na rin nila yung wisik-wisik, wala nang problem yung immersion na baptism. Wisik-wisik wala na. Okay na rin 'yan para sa kanila. 'Yun ang ibig sabihin noon. Okay? Sa ministry ng mga kapatid, isa sa mga pinaka-leading doctrine ng Roman Catholic Church is that the Pope is the visible head of the church. According sa statement nila, dito sila medyo nahihirapan, no? Pero papunta na rin doon. Okay? Kasi nag-umpisa na eh. Doon na rin papunta yan. Okay. Na ito yung result mga kapatid. According sa Advent, isa pa sa mga result mga kapatid is that Adventist Review. No? Itong statement na ito. Ayan. Adventist Review May 2, 1991. Tignan natin itong Eucharist. Saan nakalagay ang Eucharist sa Three Angels Message na pinagkatiwala ng Panginoong Diyos sa Seventh-day Adventist according sa concept pa rin ng Seventh-day Adventist? Saan nakalagay itong Eucharist na ito mga kapatid na inaccept ng Seventh-day Adventist doon sa WCC na activity? Okay? Sabi rito, and we could go on if space permitted to mention the WCC's affirmation of the differently abled and of aboriginal peoples and minorities. Its emphasis ito mga kapatid, its emphasis on justice, okay, peace, and the integrity of the creation. Its accentuation of the Holy Spirit and the Eucharist. Is accentuation of the Holy Spirit and the Eucharist. All of this emphasis fit into the ambit of the three angels' messages. So ibig sabihin mga kapatid, itong Eucharist daw, okay, na inaccept nila ay sakop o nasasaklaw taklaw ng three angels' messages. Ganun sila ka-blasphemous ngayon, no? So although merong mga in fairness naman sa ibang mga member ng Seventh-day Adventist kasi
Siyempre, hindi pa naman nila alam ito. Or siguro, some of the leading pastors ng Seventh-day Adventist, hindi nila alam itong mga pangyayaring ito. So, ito yung duty. Sila yung mga tao na meron tayong mabigat na duty na para ipaalam sa kanila ang mga bagay na ito. Na ang Eucharist ay inaccept na ng Seventh-day Adventist. And in fact, according sa kanila, ito ay saklaw na ng three angels' messages. Eucharist yan, mga kapatid, ha? Isang blasphemous na doktrina na nagmula sa Roman Catholic Church. Kung naalala niyo yung persecution na nangyari noon sa loob ng 1,260 years na persecution na paghahari ng Roman Catholic Church, yung mga pinipersecute doon na nakatali para sunugin, meron silang final na question para sa kanila. At yung question na yun is tungkol sa Eucharist. No? Ipapakita sa kanilang Eucharist, tapos tatanungin sila habang nakagapo sila, ready to burn, mga kapatid. Tatanungin sa kanila, ito ba ay katawan ni Kristo o hindi? Pag sinabi ng mga Protestant, mga kapatid, na nakagapos, hindi, automatic susunugin sila. Pero pag sinabing katawan ni Kristo, then they will be saved. So, ganun kahalaga ang Eucharist, mga kapatid, sa Roman Catholic Church na inaccept ng Seventh-day Adventist. Yan ang masarap, masaklap. So, ano pa yung mga results? Kung napapansin ninyo yung mga binibenta ng mga canvassers, yung mga call culture, dala-dala nila lagi yung letter ni Jaime Cardinal Sin dito sa Pilipinas. Pag nagbabenta sila ng 10 volumes na book, yung Bible story. Ini-introduce ito ni Jaime Cardinal Sin nung buhay pa yung tao. Anong sabi niya sa letter? Dala-dala ng mga kultur to dito sa Pilipinas, yung letter na ito. In the spirit of ecumenism, according sa kay Cardinal Sin, we are endorsing this book of to the people of God. No? Ano sabi? Ulit natin. In the spirit of ecumenism, no? Ini-endorse itong aklat na ito to the people of God. Kasi nga, mga kapatid, they are one. Nagkaintindihan sila. Yung mga membro nila sa gilid-gilid, mga kapatid, yung mga membro nila, mga ultimo, laging nagdidibati dyan sa plaza kung saan-saan. Dibati doon, dibati dito. Not knowing that their church are already united, mga kapatid. Walang kalam-alam yung mga membro. Na through ecumenical movement, ang lahat ng churches na pinanggalingan nila ay nagkaisa na lahat. Next, isa itong proof, mga kapatid, itong letter na ito, isang proof, na ang Seventh-day Adventist ay nagbibigay ng contribution sa World Council of Churches. Okay? Isa itong proof. Okay, wait, sandali. Basahin ko muna ito. Hindi ko na zoom in. Sabi rito, they have just informed me that our contribution to the World and National Councils of Churches last year totaled about $8,000. Okay, tapos. Maliwanag yan, mga kapatid, na ang Seventh-day Adventist, hindi talaga nila ma-deny. Kung hindi sila membro, bakit sila sa mga activity ng World Council of Churches, naging co-host, yung kanilang leading pastor, nagbibigay ng contribution sa World Council of Churches, inaccept yung doktrina ng Eucharist na nagmula sa Roman Catholic Church. Diba? So yan yung isang bagay na dapat nilang malaman. No? Okay, next, mga kapatid, nakuha ko itong aklat na itong Reader's Digest na ito, nabili ko from Canada through online. Hinanap ko ito kasi na curious ako sa article na nakapasok dito, mga kapatid, na include dito. February 1993 na published Reader's Digest. Itong The Gospel According to Marx, mga kapatid. In fact, according sa author, sabi rito, sa writer niya, sabi niya, quite a display. But was it Christian? Itong World Council of Churches, nakapagtanong siya, itong World Council of Churches, Christian ba ito na activity or na association? Okay. Some delegates protested against the animism, spiritism, and New Age beliefs that
they presented pagan culture from has infiltrated the WCC. So ibig sabihin mga kapatid, mix up itong activity na itong organization na ito, mix up. Hindi lang mga Christian ang nandito mga kapatid, kundi yung mga espiritista nandiyan din. Okay? And then sinabi rito, in-expose dito mga kapatid, na ang WCC ay nagbibigay ng budget, pera or contribution sa mga terrorist. And then according sa page na ito mga kapatid, hindi ko na babasahin kung magkano yung kanilang binibigay. $1 million yan ha, binibigay nila. Na yung mga terrorist na yung mga kapatid ay pumapatay ng tao. Dito may sinabi pa rito kung ilan yung mga pinatay nito mga terrorist na ito na kanilang na binigyan ng pera ng WCC. Sa mababaw na salita, binigyan. No? Binigyan ng budget ng World Council of Churches mga kapatid itong terrorist na mga movement na ito and then pumatay ng mga whites dahil daw sa program nila tinatawag na Program to Combat Racism. Yan yung program na binabudgetan ng World Council of Churches mga kapatid na pumupunta sa mga terrorist na pumapatay ng sino-sinong mga tao, no? Diyan napupunta ang contribution ng mga churches doon sa World Council of Churches including the Seventh-day Adventist, no? So ganyan katindi ang kalagayan ng Seventh-day Adventist sa panahon natin ngayon. Crest Collection page 120. The churches must arouse, members must awake out of sleep, and begin to inquire, how is the money which we put into the treasury being used? The Lord desires that a close search be made. So utos ng Panginoong Diyos mismo natin talaga, natandaan or alamin natin kung saan napupunta ang mga pera na ating binibigay sa kanila. Itong pinagkatiwala sa atin ng mga tithes and offerings, mga kapatid. At hindi alam ng karamihan na napupunta ito sa walang kwentang bagay which na nagiging partaker ang lahat mga kapatid dahil sa tinatawag na corporate accountability. Okay? There are fearful woes for those who preach the truth but are not sanctified by it and also those for those who consent to receive and maintain the unsanctified to minister to them in word and doctrine. No? Hindi enough yung sa katawiran mga kapatid na sinasabi na may bigay mo lang yung tithes and offering mo, bahala na sila doon. Kung ano ang gagawin nila, sila na ang mananagot sa Panginoong Diyos. Hindi mga kapatid. Dahil ikaw na nagmi-maintain at nagsusupport sa mga pastors na ito, no? Na gumagawa ng katampalasanan sa Panginoong Diyos, ikaw ay partaker. No? Partaker ka rin dito. So, kung narinig niyo itong tinatawag na Global Christian Forum mga kapatid, involved din dito ang Seventh-day Adventist. Meron tayong reference dito. Sinama ko rin yung reference. Pero dito sa mga list of churches na nandito, ilan lang ito ha, itong nasa I think left side natin, no? Sorry sa mga nasa Google Meet, hindi ko ma-share yung screen. So, merong nakalagay dito mga kapatid. Sa list dito, ilan lang to? Seventh-day Adventist General Conference, kasama pa rin. No? Nag-participate pa rin doon sa Manado Assembly ng Global Christian Forum. Alam niyo mga kapatid kung gaano kalawag itong Global Christian Forum? Membro dito ang World Council of Churches, membro dito ang National Council of Churches, Islam, Hinduism, Judaism, membro lahat at tsaka yung mga iba't ibang klaseng Protestant churches including the Seventh-day Adventist Church. Napakalaking ecumenical movement ito mga kapatid. Nandoon, nakabalandra yung pangalan ng Seventh-day Adventist Church. Andito yung mga reference natin. Okay? So, ito pa, marami. Noong 2021, last year lang mga kapatid, nag-celebrate na naman itong Global Christian Forum. Nandoon pa rin yung Seventh-day Adventist. Ewan ko kung makikita ninyo. Makikita ninyo yung pangalan ng Seventh-day Adventist dito nakalista. Okay. Ito yung mga references. Ayan. Okay. Malapit na tayo magtapos. Dito tayo sa mga paalaala ng Panginoong Diyos sa atin. Medical Ministry 329. Okay. Baka kasi gabi na sa ating mga kapatid sa US. Baka masyadong late sa kanila na. Ilang quotation na lang ito. Mga paalaala sa atin. Medical Ministry 329, sabi rito, now and ever, we are to stand a distinct and peculiar people
as a distinct and peculiar people, free from all worldly policy, unembarrassed by confederacy with those who have not wisdom to discern the claims of God so plainly set forth in His law. No? So ito yung babala sa atin mga kapatid at paalaala sa atin ng Panginoong Diyos na wag tayong makisama sa ganitong mga gawain. Kasi distinct and peculiar people tayo eh. Ano bang nakapadistinct sa atin mga kapatid? Bakit tayo naging peculiar people? No? Dahil sa ano? Dahil sa pag-keep natin or pagsunod natin, pag-ingat natin sa covenant na ating ginawa with God mga kapatid. Babasahin natin mamaya yan. Okay? So, kaya sabi ng Panginoong Diyos, we should be free from all worldly policy. Okay? And embarrassed by confederacy, mga kapatid. Yan ang mga paalaala sa atin ng ating Panginoon. Okay. Sabi rito next. Ito yung mga warning sa atin. 1891, si Ellen G. White nagbigay ng warning sa atin. The world must not be introduced into the church and married to the church, forming a bond of unity. Through this means, the church will become indeed corrupt and, as stated in Revelation, a cage of every unclean and hateful bird. Itong phrase na ito, mga kapatid, na kinuha from Revelation 18, mga kapatid, no? A cage of every unclean and hateful bird. It talks about Babylon. No? Na kung sakaling, if we introduce the world into the church according sa statement, mga kapatid, or married to the church, forming a bond of unity, that church will become Babylon. In short, sa maiksing salita mga kapatid, ang church ay magiging Babylon kapag ka nag-form of bond, nag-form ang church, no, at saka sanlibutan as united. Magiging Babylon siya. Yan ang maliwanag. Itong 1898, itong 1891 na statement ay inulit ito ni Ellen G. White noong 1895 bilang paalaala na naman, no, with additional emphasis mga kapatid with regards sa statement niya na ginawa noong 1891. Sabi niya rito, the world must not be introduced into the church and married to the church. Through union with the world, the church will become corrupt, a cage of every unclean and hateful bird, or Babylon. The customs of the world must not have a place, for they will be open doors through which the prince of darkness will find access. And the line of demarcation will become indistinguishable between him that serveth God and him that serveth not. Okay? So, yung line of demarcation mawawala. Ang Panginoong Diyos, ang kalooban niya sa kanyang iglesia is that magkaroon ng maging peculiar holy nation, pero mawawala yung peculiarity na yan, hindi yan siya mawawala yung distinguishing mark na yan mga kapatid kapag pinasok natin ang sanlibutan or pinahintulutan natin na ang sanlibutan ay ma-unite sa church. Magiging Babylonia siya. Yan yung paalaala sa atin ng Panginoong Diyos. Okay? So, ito yung teksto mga kapatid na nagsasabi kung paano tayong naging peculiar, paano tayo, anong kondisyon yun, sa anong kondisyon? Exodus chapter 19 verses 5 and 6, sabi rito. Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Itong covenant na ito mga kapatid, nangyari ito sa panahon ng Israelites before tinanggap ni Moses ang dalawang tipan ng bato ng Ten Commandments mga kapatid. No? Nagkaroon muna sila ng tipanan, agreement or covenant, na kung inyong susundin ang aking mga tinig, ang aking mga salita, ang aking alituntunin, iingatan ninyo ang ating agreement, itong tipanan na ito, itong covenant na ito, gagawin ko kayong peculiar treasure. Kingdom of priests, a holy nation. At itong covenant na ito, mga kapatid, ay inulit sa kapanahunan ng mga Kristyanismo. Okay? Inulit ito. Sabi rito, 1 Peter chapter 2, verse 9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation,
a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Inulit yung emphasis nito, mga kapatid, na tayo bilang bayan ng Panginoong Diyos ay peculiar people. Ba? So, sa anong dahilan, anong sa paanong paraan, mga kapatid, basta ingatan natin yung kanyang, yung ating tipanan sa kanya. Dinggin natin ang kanyang tinig, sundin natin ang kanyang mga kautusan. In fact, ano ba ang basis ng covenant na ito? Okay, nilaktawan natin kaganina. Ano ba ang basis ng covenant? According sa Deuteronomy chapter 4 verse 13, sabi rito, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments. No? So ibig sabihin, mga kapatid, ang 10 commandments siya ang basis ng covenant na ating inagree with God. We agreed with it. No? At harapan sa Panginoong Diyos, tayo ay nagka-agree. Mayroong agreement na susundin natin ang kanyang kautusan para tayo ay magiging, yun, kasi yun yung kondisyon na magiging peculiar tayo sa Panginoong Diyos. Subalit yung peculiarity na yun, mga kapatid, ay mawawalang saysay kapag ka pinasok, pinahintulutan natin na pumasok ang sanlibutan sa iglesia according sa statement, no? According sa spirit of prophecy. Yun yung mga punto, mga kapatid, na dapat nating maunawaan at maintindihan. Hindi pinahihintulutan ng Panginoong Diyos na pumasok tayo sa anumang agreement sa sanlibutan dahil magiging apostate church ang isang iglesia kung ginawa yun. At yan ang nangyari sa Seventh-day Adventist. Sa panahon na siya ay nakipag-connect or sumama-sama sa kung anumang mga activity ng ecumenical movement, mga kapatid. And then ang nakakasama, mga kapatid. No. Anong nakakalungkot? Na contaminate ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Tinanggap ang mga doktrina ng Roman Catholic Church na hindi maaring i-compromise ng Roman Catholic Church. At ang nag-compromise walang iba kundi ang Seventh-day Adventist, mga kapatid. Isa na ang mga Seventh-day Adventist. Ito na siguro yung ngayon lang na-share yung screen natin, mga kapatid, sa Google Meet. Anyway, ito na yung last na quotation natin. Sayang. Great Controversy, page 45, sabi rito. If unity could be secured only by compromise of truth and righteousness, then let there be difference and even more. Kung ang pagkakaisa ay makukuha lang natin sa pamamagitan ng pag-compromise ng katotohanan at katuwiran, mas mabuti pang magkaroon ng difference, meaning difference? Ang difference? Pagkakahati-hati? Ano bang Tagalog ng difference? Pagkakaiba-iba, iba tayo, doon lang tayo, hiwalay na lang tayo. Or even war. No? At yan ay hindi nakita ng Seventh-day Adventist. Ito yung bagay, mga kapatid, na dapat din nating warning din sa atin lahat. Baka isipin nila na baka sabihin kasi natin na flesh and blood, no, hindi. Hindi yan siya flesh and blood. So, yung itong mga bagay na ito, it serves as a warning pa rin sa ating lahat. Dahil kung hindi tayo maging maingat, no, dito sa ating sa church na ating ginagalawan, baka maging katulad din tayo sa Seventh-day Adventist na mga member, hindi nila alam, mga kapatid, kung anong nangyari na sa kanilang leadership, no? Yun yung nakakalungkot na bagay na hindi nila na-realize, at yun yung burden natin na ipaalam sa kanila yung tunay nilang kalagayan. So hanggang dito lang tayo, mga kapatid, sa ating study for this morning, kasi gabing-gabi na sa ating mga kapatid sa US. So God bless us all. Kung merong may tanong, bigyan natin yung time kay Kuya Jonathan. Amen. Amen, brother. Thank you so much for that nice message, nice presentation. Welcome to God the Glory, Kuya. Amen. And
Well, I was hoping that we still have Gianmark to give us the closing number, but we have Sister Jewel. Sister Jocelyn, is Jewel around?